secret places. A fire not blown shall consume him. It shall go in with him that is left in his tabernacle. The heaven shall reveal his iniquity, and earth shall rise up against him. The increase of his house shall depart, and his goods shall flow away in the day of his wrath. Isabay, this is the portion of a wicked man from God, the heritage appointed unto him by God. Pray, Lord, na salamat sa iyong salita again. Ang pag-aaral namin sa aming bilang, Panginoon, nawa ang bawat isa, Panginoon, ay mahalin yung salita, Panginoon, hindi kami liliban. Maganda rin po na magkakasama sa fellowship, but especially yung fellowship niyo po sa namin sa inyo, ang importante, mas mahalaga. Ito po yung mga salitang pinag-aaralan namin, yung mga lesson na kung saan ang kami ilalago, Panginoon. Yung mga hindi baligtas, Panginoon, ligtas yung pulo sila. At yung may mga doubts, Panginoon, may follow up, Panginoon. Basta tayo sa lahat po again sa resource na ginagawa for the past year. Ito na naman po kami, Lord, at patuloy na magpapatuloy sa inyo. Yung sunod at pagkatrabaho at mag-isika, Panginoon, mag-aalalangin. Mag-aakay ng mga kaluluwa, Panginoon, at bawat isa sa amin. Nabahay niyo, Panginoon. Ngayon naman, nabalik ka namin ang Book of Job. Mga taon, maalala namin ulit ang lesson dito, Lord, at matuto. Kailangan po, Lord, kayo again, maluwalwati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako muna po. So, pagbasa pa lang, 3 minutes na. So, again, good afternoon. So, yan, ganyan natin arrangement. Bayaan nyo na yung mga andon, mga busy-busyan yan eh. Mga tayo dito, walang makulit. So, again, balikan po natin yung ating series, ha. Series to. Malamig ba? Yan. Dala kayo ng ano, sina Gab-Gab, sina ano, naka-ready yan, naka-jacket, nagaganda, no? Pogi, nangasong mga kulit eh. Okay, mga kulit ha. So, balikan natin po yung Book of Job. Title po natin yung hapon is The Portion of the Wicked Man. Or The Portion of the Wicked lang ata nalagay dyan. But yun yung tema natin. Pero alalahanin po natin, sino po yung tatlong kaibigan ni Job? Si? Yung isa andito. Sino pa yung dalawa? Si Zophar, si Bildad, tsaka si Eliphaz, okay? Later si Elihu, saka na yun. Pero ang tema po ng book ng Job, napakahaba. Pero yung tatlong chapter lang din yung kwento. Yung ibang chapters na talagang usapan. At again, kaya natin ito tinakel. Ito ay napakaganda ng mga doktrina dito. Basta lang maayos yung application natin. So this chapter is no different. Ang nagsasalita po dito, primarily si Zophar, siya lang talaga, no, for this chapter. So ito yung mga sagot niya about Job. Na ganun pa rin ang tema, no, pinagbibintangan si Job na may ginawang mali, kaya siya pinagmalupitan, no, yun ang term eh, ng Diyos. So ang nangyari kay Job, kung meron kayong paghihirap, pinagdadaanan ngayon, pakilala ko sa inyo si Job. Amen. Siya ay upright. Balikan natin yung mga title natin ng last, for the last 19 chapters dito. Number 1, perfect and upright. Number 2, shall we not receive evil? Of course, ayun yung time na talagang siya ay pinarusahan. Sinubok ng Diyos. The thing that I greatly feared. Chapter 3. Chapter 4, they die without wisdom. Chapter 5, Eliphaz, come to thy grave in full age. Chapter 6, pity should be showed from his friend. Chapter 7, why dost thou not pardon my transgression? So, naalala nyo ba yung mga yan? Yung mga tema dun eh. And then, chapter 8 is, that God pervert judgment. Of course, ang sagot dun is hindi, no? Job 9, but how shall man be justified with God? Chapter 10, sino maingay? Nasaan na ako? Nawala tuloy ako. Ano chapter? 11, the eyes of the wicked shall fail. 12, that not the ear try the words. Okay, may subtitle tayo dun. Presumption blocks understanding. Napakaganda nung naalala nyo. 13, why hide your face? 14, do not bring out from an unclean thing. Okay? So, huwag kang kukuha ng kahit ano sa mga dumi. 15, thine own mouth condemneth thee. Ano na, mabalik.
16, plead for a man with God. Plead for a man with God. Then 17, clean is strong. 18, wicked style of playing the victim. Then yung last po niyan, chapter 19, last November pa, no? The one that knows God, seek God, the wicked play God. Okay, so ang dami na, no? So kaya ginagawa natin itong lesson na to, series, halos malalaman mo na yung pinaka-tema ng, ano, no, ng Job. At maganda siya. Mababalance, lalo pag alam mo na yung pinaka-summary, and then isa-isa lang natin yung details. Okay, so ngayon, chapter 20, ang tema naman nito, sabihin ko, kaya ang title natin is ito na sa bandang huli, The Portion of the Wicked. So again, negative to about Job, pero mali yung application niya eh, I believe. So kaya, ang problema sa kanyang mga kaibigan, may knowledge din sila. Yun ang focus natin ngayon. Okay, The Portion of the Wicked. Ano yung mga mangyayari sa taong makulit? Yung mga loko-loko, wicked. Yan, negative tayo ngayon, obviously apply sa buhay nyo, iwasan natin yun. Okay? Kaya pag wicked ka, ito, from verse 5 hanggang halos matapos, yun ang pag-uusapan natin, mga negative things na pwede mangyari at nangyayari pag ikaw di ka nakinig sa Diyos, di ka nakinig sa magulang mo, nag-uumpisa yan doon. Bakit ka makikinig sa Diyos? Makikilala mo ba Diyos? Magulang mo nga, di mo sundin. Kaya ang ginagamit ng Diyos sa mga bata, magulang, alam nyo ba yun? Pag mali ang perception niya ng authority, ang hirap sabihin na iniwala ka sa Diyos, tumusunod ka sa Diyos, sa magulang mo. Assuming na maayos yung magulang mo, walang perfect ng magulang, pero at least, assuming na kaya ka sinasabihan, pinag-aaral, nasabihan, pinapalo minsan, dahil matino sila, yun assuming na ganon, tapos loko-loko ka pa, mahihirapan ka sumunod sa Diyos. Amen? Kaya aralin po natin to, kaya dapat maging lesson sa atin to, no? Negative motivation. Ano ba yan? Okay, so then answer so far them. Again, hindi ko nabilang yung ilang sagutan nila dito. Parang lima or something, hindi ilang. Ito pang ilang round na to. Ay sabi dito, therefore do my thoughts cause me to answer, for this I make haste. So itong mga part na to, makikita mo si Zophar, may mga talino din siya, no? May katotohanan, kaso hindi galing salita ng Diyos eh. Pero again, ang katotohanan kasi sabi din sa Proverbs at sa Psalms, diba? Ang katotohanan nasaan? Nasa lahat ng dako eh, di ba? There's no place, ano ba yan? On earth that thou, that thy verse is not heard. Ngayon, Psalms 90 na tayo. So, ganyan yun eh. Kaya pwede nating asahan, kahit sa panahon natin ngayon, huwag mong masyadong sobrang negative ka naman. May mga kilala kasi yung ganun. Alam nila yung something negative, alam nila may mga wicked people. Ang problema, lahat na lang wicked, hindi ganun. Okay? Tandaan niyo yan. Lalo tayo, mag-aatrabaho kayo, kakang kaibigan, ang pangit naman nung lahat, i-assume nyo na sa church lang ako kasi dito lang maayos. Baliktad naman. Iba naman, sa church, puro na lang sa church. Lahat wicked. Tapos pag na-disappoint din sa church, may nakita lang sa taong sa church na alam mo na, hindi din perfecto. Sabi natin, may kalokohan din. O di wala nang gusto siyang puntahan. Ayaw niya sa labas, ayaw niya sa loob. Isang ka na lang. Isang ka na lang. So, yan yung mga extreme na iwasan natin. So, anyway, tuloy ko to. Sabi dito, kahit may kita yung approach ni Zophar, my thoughts cause me to answer. So, naiintindihan naman natin, may isip ka talaga, pero ang the best, pag spiritual application, dapat hatakin mo yan. Yung mga prinsipyo ng pinagsasabi mo, saan? Sa salita ng Diyos. Doon magiging malinaw. Pati yung context na sinasabi mo. At kaya alam natin na mali si Zophar dito kasi nga mali yung judgment niya sa kay Job na makikita natin sa last chapter. Anyway, isa-isa natin to. Kaya sabi dito, I have heard to check my reproach and the spirit of my understanding causing me to answer. So basically, makikita natin motivation niya, hindi tama. No? But anyway, knowest thou not this of old? So ito na yung simula dito, pababa.
Ito na yung mga knowledge na common, no? Pag sinabi niyang matagal na to, alam na natin to dapat. Okay? So, since man was placed upon earth, obviously, Genesis 1. Okay? Genesis 2. So, sa simula pa lang, ano yung mga prinsipyo at pwede nating kuhaan ng aral? Number 1, that the triumphing of the wicked is short. Okay, so pag nakakita kayo ng wicked, alam mo, loko-loko, tapos ngayon, nagtatagumpay siya, siya yung mayaman, siya yung sikat. Anong gagawin mo dun? Ah, ganun na rin ako kasi gusto ko sumikat. Sikat siya ngayon, triumph, panalo siya ngayon, pero sabi dito, maiksi lang yan. Basta si, may kilala ako, si Iranio Menalo, hanggang mamatay, mayaman siya. Short pa rin yun. Kung nabuhay ka man ng 70 years para sa Diyos at para sa atin pag eternity, ang pag-uusapan, maiksi yun. Amen? Amen? At pwede natin makita yung lesson na yan sa ibang bagay na yan. Nagnakaw, na, yan, hindi nag-aral, tapos maluloko ng tao, yung iba dyan, yayaman. Tapos, hindi mo na lang alam, pero pag sinundan mo yung buhay nun, hirap na hirap din yun. Pag nanloko ka, natuto ka magloko, tuloy-tuloy na gagawin mo yun. So, hindi ka makaka... Hindi ka na makakabuelo dun. And then, kaya wag, medyo yung outward na buhay ng tao, hindi mo pwede magusga dyan kahit may mga kayamanan yan. Hindi mo alam, walang kapayapaan dyan pag ang buhay niyan is magulo. Okay? And the joy of the hypocrite for a moment, parallel lang. For a moment, if you're in short, yung joy, triumph, di ba? And then yung hypocrite, wicked. Nakita niyo, so huwag kayong plastic ha, kahit mga bata. Masanay na kayo ng katotohanan, huwag kayong plastic, iba yung sinabi mo kanina, mas mamaya, iba na naman. Kala mo, hindi na naman alaman to. Ang matalino ka, nakukuha rin yan. Nakukuha yan, naintindihan yan. So huwag kayong masanay mga bata manloko, kung kanino man yan, kung nakuha niyo kung kanino yan. Maligtas muna kayo. Pagligtas na kayo, alam ng Diyos yan lahat ng iniisip mo. So, matuto tayo maging makatotohanan. Amen? Verse 6, though His Excellency, yung day dito is, yung His o yung wicked pa rin to, no? Though His Excellency mount up to the heavens, o kahit sino, kahit umamang ka pa, ang galing mo! Parang si ano, pinakamayaman na naman daw ngayon, si ano, kasi nagaganyan na niya mga yan. Si ano na naman, si ano ba yun? Si Twitter, si ano, Tesla, yan, si Mas na naman. Anyway, ang yaman ni Mas. Ano bang pilosopo ni Mas? 80 years. Okay, walang asawa, fornicator, ano pa? Kunwari mabait. Anong pinagkagastosan niya? Gusto tayong taniman ng, sa ulo natin ang gusto kang gawing cyborg. Gusto mo yon? Tama ba yon? Hindi niya ipipilit yan. Hindi niya ipipilit, pero pag nandun na yung technology na yun, so palagi mo hindi gagamitin yon. Ba't mo kailangan taniman yung utak ng tao ng ano? Kulang pa ba? Tapos yung mga okay naman sana electric car, kaso kumukuha din ng power sa cold din, ganun din. Ano yun? Anyway, kahit daw napakayaman mo, ang galing mo! And his head reached into the clouds. So, hindi nga alam, lumagpas na nga sila eh. Diba? Ang outer space na itong mga tayo. Sabi, yet, he shall perish forever like his own. Medyo matindi, no? Pag sinabing babasura ka rin, para kang pupo. So, matindi ang judgment dito ng, ano, ng salita ng Diyos. Kaya huwag mayabang pag kinumpara ka sa pupo. Nako, talagang wala ka, di ba? Tinatapon lang yan, mabaho. They which have seen him shall say, where is he? Nasaan na ba yan? Dati sino sikat? Before yung mga yan, di nyo nakakilala eh. Pero minsan, may naubasa tayo sa history. Iba, ginagayang ginawa nila. Iba, hindi. Nahututo sa kanila. Pero still, nasaan na sila? Lalo kung impyerno ka, nasaan ka na? Sino kilala nyo nasa impyerno na ngayon? Si Pope. Yung mga Pope nila. Sikat na sikat dati yun. Lahat ng mga world leader, humahalik sa kamay nun. Sabi sa Bible, walang kwenta. Next, he shall fly away as a dream.
Alam niyo yung dream, di ba? Alam mo na panaginipan mo kagabi. Hindi mo na alam. Ganun daw yung mga taong wicked. Magaling ngayon yan. Sa panaginip mo, lumilipad ka. Ngayon, di mo na maalala. Ganun lang yan eh. Ang ginagawa ng iba, naglalagay ng mukha nila, di ba? Yung mukha nila, nakisira din. At kahit pa hindi masira, katulad doon sa Mount Rushmore, ayos pa rin daw yun, no? Wala na tumitingin doon. Sino ba yun? And shall not be found. Yea, he shall be chased away as a vision. And the, sino ditong naghahabulan sa gabi? Sa dilim? Dadapa ka doon, di ba? Pero may nakita akong ano, anong pinakita ko? May nakita akong, ano gusto nyo? Anino ng ano? Oh, susundan ko yun, susundan ko yun. Nasaan na ba yun? Ganun daw, parang wala, wala ko, nawawala. The eye also which saw him, yung nakakita doon, shall see him no more, neither shall his place anymore behold him. Well, medyo familiar yun, di ba? Yung pag namatay ka, ganun yun eh. Hindi ka nakilala mismo ng bahay mo. Wala ka na eh, sino ka na? Ang laking bahay nito, parang kanina napadaan kami doon sa, ano, biro, mas malaki na yung halaman sa bahay eh. Kalimutan na, hindi na nabenta. Ewan ko, mga may-ari pa ba nung, mawala na eh. Wala man lang anak, wala man lang, wala, hindi na pakinabangan. His children shall seek to, ito yung medyo mga, hindi masyadong madaling intindihin at basahin natin. Kaya nga magbasa sa verse 10, ready go. Okay, so obviously, nasa negative tayo. Anong sabihin ng his children shall seek to please the poor? Obviously, itong his na naman, yung wicked man, di ba? Yung pati yung anak niya, pag sinabi nga, hanapin. Ibig sabihin, ipi-please yung poor. Anong sabihin yung please yung poor? Alam niyo yung mga taong successful, ang pini-please niya, syempre, yung mas successful sa kanila, di ba? Para alam mo na, alala ko yung mga produkto. Kung anong produkto mo is, gumagawa ka ng sapatos. Hindi ako nalalait at totoo to, reality to. Ano lang naman to eh, another ng reality. For example, ang ginagawa mo sa paras na bebenta mo, ano lang, 500 lang. So, kikita ka pero, paano yung iba, alam nyo ba yung mga gumagawa ng iba sapatos pag sobrang ganda? May benta yun ang, anong pinakamahal alam mong sapatos ba? Ngayon kay Melda. Pero ako hinahawakan kong ganyan, hindi ko mabitawan eh. Sa mahal eh. Hindi naman mukhang, ano, sapatos lang din. Diba? Yan, sa mga Nike, ganyan. Tsaka yung sa, ano nga ba yun? Yung leather siya, Rockport, yung mga ganon. Tsaka yung sapatos pala, diba? Yung mga mahal yun eh. Yung, binigyan ako yan, ano, Cole Haan. Ganon pa dati, mga Doc Martens. Ganon. Pag ikaw yun ang ginagawa mo, ano ka? Mahal, makalaki din yung kinikita mo. Okay? Kasi maayos kang tao. Ngayon, pag ang piniplease mo yung mahirap, ibig sabihin, ano ka, mahirap ka din. Or, pwede yung iba, mga politiko, manluloko ka. Kaya ganyan yan. And his hands, ito pa ulit-ulit yung team na to hanggang sa baba, no? His hands shall restore their goods. Yung restore na yan, ibabalik. So, kung kumita ka man, ibabalik mo yung sabihin, mawala din sa'yo. Paulit-ulit yan dito, tingnan natin. His bones are full of the sin of his youth. Tingnan nyo ito ha. Yung buto daw niya, punong-puno ng kasalanan of his youth. Ngayon, lahat tayo po nagkasala. Amen? Lalo kami medyo matanda na. Kaya medyo matanda na dito. Hindi ako na magtanong. Pero the more na matanda kami sa marami mga bagay ka pinag-sisisi yan. Amen? Nagawa mo, hindi mo na ginagawa ngayon. Salamat, pero naalala mo pa rin. Pero maganda sa mga taong ligtas, ano? Hindi lang ligtas, pero nagpapaalaga sa Panginoon, sa kanyang katotohanan, nakakalimutan mo na yan eh. Alam nyo ba yun? Kaya iba tingin sa atin, sa halita pa lang natin, hindi minsan makapaniwala yung mga, ganyan magsalita yan, kasi halos nakalimutan mo na, kasi hindi ko na iniisip yun. Minsan pa lang yun, iniisip ko pa yun. Minsan naisip ko pa, may nagpapaalala, pero madalas hindi na, lalo pag nag-preach ako, di ba? So, pero yung mga tao daw na wicked, yun. Obserbahan nyo yan. Huwag nyo nang gayahin ha. Pero ako, nakikita ko kahit mga bangla,
galit niya sa kapwa niya bakla, yung mga Jesuosa, galit sa kapwa niya Jesuosa. Magnanakaw lalo na. Galit sa kapwa magnanakaw kasi pareho sila, nag-aano sila eh. Mga sa business, nag-aagawan sila eh. Kaya umiwas tayo maging wicked ha. Sabi niya, which lie down with him in the dust. Ibig sabihin, yung kasalanan nila, naaalala nila, nai-remind sila, hanggang sila yung mamatay. Gaano ka miserable yun? The wickedness be sweet in his mouth. Sinasabi niya, okay yan. Yung mga bakla na naman, oh, okay ako, masaya ako. Si ano na naman, si ABS-CBN talaga. Piling-pili eh. Sino yung, ano yung wicked na ano eh, no? Balita lagi. Kunwari, ipoportray dyan si Vice Pangit, ang saya-saya niya sa, hindi totoo yun. Hindi masaya yan. Sigurado ako doon, pinipiraan siya nung kung sino man yun, na tanga-tanga rin, na malamang eh, bakla din. Though weakness, napakatamis, oh, gasama kami, ganyan. Though he hide it under his tongue, tinatago niya, alam niya na wickedness yun, alam niya na nakakadiri yun. Hindi niya sabihin niyo, huwag niyang pag-usapan yan. Pag-usapan, wala yan. Yet, his meat in his bowels is turned. It is the goal of us within, ano yung goal? Abdo, ano yung asp? Asps. Sinabi yan sa Romans 3. Mga ahas. So the goal of us within him. So yun nga parang ang dumi ito. Ang pait. Diba? May ganun yun. Pag yung kasalanan ay kaya galit na galit po yan. Hindi yan makaka ano. Kaya like siya sabi yung mga parisi naman kay Jesus. Diba? Galit na galit. Parang kanina. Umaga. Magalit po yan sa Diyos. Ay, lalo yung mga wicked, ganun din. So obviously itong wickedness na pinag-usapan natin ngayon, iba-ibang level to ha. Pero in general, totoo to. Nag-aala natin ngayon. So hindi kahit saan ba tayo? Tinatago mo yan, parang mapait na lason yan. Nasa ano muna, anong gagawin sa inya? Lalasunin ka. So again ha, apply nyo sarili nyo to. Kung meron tayo tinatago dyan, may mga ganun kasi kahit sa church. Eh alam nyo naman, minsan hindi naman kailangan i-brought up kasi may mga ganun eh. Nakapansin lang eh, kung di ka sigurado. Ako halos napapansin ko yun eh. Sa kilos nyo, sa salita nyo especially. Saka sa hindi nyo pagkilos. May mga bagay akong nababatid. Pero dinadaan ko na lang sa ganito, ginagawa natin aral. Kaya tandaan niyo, kung ano man yung meron kayo, ano ba yan, inggit, galit, get rid of that, alisin niyo na yan, yung laso niya, dura niyo, di ba? Yung cancer yan, alis mo sa Panginoon. Kaya sabi dito, he had swallowed down riches, yung mayaman din yung mga wicked, malinaw, and he shall vomit them up again. Kumain ka, sarap ang kinain mo, mahal pa, sarap na sarap ka yan, pero susuka mo lang. Ano sinasabi dito? Baliwala. God shall cast them out of his belly. So may mga gano'n, may mga yaman na nagkakaroon ng sakit. Pag nagkasakit, baliwala ngayon. Obviously, again, di mo yan masasabihan na ay, sayang naman, di na nang papa. Si ano pala si Chris, ang kakaiba ngayon, no? Eh, mga ba naman, ba't gano'n yung kalagayan niya? Pinapakita pa rin. Anyway, may nagsabi na ligtas daw yun eh. Oo, totoo. Pero matin-atin din daw ng ano, ng Bible study. May panahon na, inayawa naman daw niya. Ewan ko, gaano katotoo yun. Alam nyo, ang dami mga Christian group dyan. Regardless, kunwari na ligtas nga siguro, no? Pwedeng paraan na sa inyo ng Panginoon yun. Eh, may nakita yun si Chris Aquino. Yun, pangit na. Napakabastos kasi yung pala nun, no? Panahon niya, hindi nyo alam. Daming lalaki nga siguro, nagka-AIDS na yun. Ang sakit mo. Okay, so yun. Kahit ang yaman mo, anong gagawin mo sa yaman mo? Kung ganun ang kalagayan mo. He shall suck the poison of us, the viper's tongue shall slay him. Again, ang topic pa rin, wicked yun. Sabi, pag shall suck the poison of us, parang yung lasa talagang gustong-gusto mo na. Tapos papatayin ka nun, obviously. Ang laso. Man, imagine nyo yung mga kasalanan. You shall not see the rivers, the floods, the brooks of honey and butter.
So, sa kabaliktaran yun. Ibig sabihin, salit na mayaman na siya, naghihirap pa. Ang pinakumpara ngayon dito yung lason tsaka yung tubig. So, gusto mo ng tubig, hindi mo lang makikita yun. Gusto niyo ba yung ganun? Na, minsan, tingnan niyo yung mga taong miserable. Hindi may pinta yung muka. Tapos yung iba, kahit mahirap, masaya. Tuloy lang ang buhay. Sarap, masaya. Nilikot pa sa Diyos. Amen. Saan ka pa? That which he labored for shall he restore. Sinasabi ko kanina, nagtrabaho ka, sige, umaman ka nga. Anong gagawin mo doon? Mag-restore, ang context ng restore dito, parang ibabalik mo na naman, either sa tax, di ba? O kaya yung mga mayaman, sinong alam yung mayaman na nakorap na, bankrupt na? Ang dami ko na ano kasi sa mga, ano, minsan inaaral ko rin, parang illustration ako sa inyo, baka nanonood kayo ng ano eh. Ilala nyo ba si, alimutan ko pa rin, basta ayoko nang isa-isahin. Ang dami dyan, bankrupt na, si Michael Jackson lang eh. Laki ng utang eh. Bading naman yung ba. Anyway. So, pinaghirapan, babalik niya lang. And shall not swallow it down. Ibig sabihin, hindi man lang makakaabot dito. Ibig sabihin, natikman mo lang konti. Eh, nasa na? Kinuha lang ng gobyerno. According to his substantial institution, ang dami mo nga. Ibig sabihin, ang dami mo mang take in. Ang dami mo rin, ibabalik. And he shall not rejoice therein. Yung manghihinayang ka na lang, dati, ganyan ako eh. Dati, yung kotse ko, ganyan, dati, ganyan, nasa na po. Ayun, eh, wala na. Benta ko na. Sira pa, lugi pa ako. Samara. Ha? Ah, sige, siyal ka. Isa-isa lang. Bakit? So may mga binanggit dito, obviously, maraming dahilan. Bakit pwedeng gawin sa'yo ng Diyos yan? Kasi in summary, di ba, ano nga to? Wickedness. Pero may nagbanggit dito, kaya iwasan natin to. Amen? Amen. Binanggit niya eh. Again, yung alalan niya si Israel, di naman tayo kay Noah, ang binanggit doon, ano yung kasalanan ng tao daw? Violence. And yung naalala ko, violence eh. And then yung kay Manasi, ganun din naman, ha? Pinapatay niya yung mga baby, innocent blood. Dito naman, because he hath oppressed and hath forsaken the poor. So again, ha, i-correct lang natin yung definition ng poor dito. Of course, alam natin yung poor, mahirap, isa yun. Pero yung laging pinagtatanggol ng Diyos, yung galit yung Diyos, pag ito ay ino-oppress, sino yun? Yung mga walang kamalay, walang kalaban-laban. Na trabaho lang ng trabaho tapos pepera pa ng sino. Yan po yan, inupress. Parang tayo lang inupress, tinaas na namin yung tax. Ba't tinaas yung tax, gumasas ng kung ano-ano itong mga ito eh. Mga lukulong politiko na ito eh. Alam mo, kanila yung pera eh. Ba't na huli, ba't tumaas yung tax? Hindi pa naghirap na naman tayo. Yung dating kinikita mo, ganun pa rin. Eh lumaas yung tax, edi bawas na naman yun. Kaya lalo tayo mahihirapan. Because he had violently taken away an house which he builded up. Ganyan naman yan. Kung may bahay ka na, na-build up mo na yan. Kaso, inanon tayo ng tax. Kala mo sa'yo na forever yon, kukunin ng iba yan. Pag nabaong ka sa utang, for example. Surely, he shall not feel quietness in vain. Again, yung wicked man na naman dito. Surely, he shall not feel quietness in his belly. So, puro belly, ha? Puro chan. Pinag-usapan dyan yung kanyang na-take in nga. Hindi ba sabihin, either nininakaw, kinain, or na-accumulate pa sa sarili niya. Sabi dyan, wala raw siyang, sino may ano dito? Ako, may problema ako kanina umaga sa ano ko. So, ngayon, wala na. So, sino dito naranasan yan? Yung merong ano, umugulo. Hindi ka mapakali niyan, di ba? So, kinukumpara tayo niya, wala daw quietness in his belly, shall not save of that which he desired. Lalo po nung ako yung naranasan ko matindi, yung anong amoebiasis nga, napakaliit na ano, ewan ko, yun ang sabi. Yung nakitang amoeba, paano nangyaring nasira yung chan ko sa maliit na insekto?
Hindi nga insekto yun eh. Micros, ang tawag yun? Mga germs, di ba? Bacteria. Hindi yata bacteria yun eh. Strictly speaking ah, microscopic something. Medyo malaki yun sa bacteria eh. Ha? Uy, suka na ako tae, suka tae. Talagang ubos. Yun ang ginagamit niyang illustration. So, sa, kung sa pera yan, ano na, pwede kang nawalan ka na ng trabaho, saka ka pa siningin lang utang, parang ganun. Tapos dedemanda ka pa. Tapos dinakawan ka pa. Tapos nasunog pa yung bahay mo. Tapos, may ano pa sa'yo, gugulpihin ka, bayaran mo yung utang mo. Wala na. Ginagulpi ka pa. Ubos. Okay? He shall not save of that which is, ganyan po yung wicked. So again, ha, kahit pa mangyari sa iyo yan, kahit mayaman ka pa din sa lupa, pwede mo yung kumpara sa impyerno yan. Amen? Eh, okay, mayingit sa, itong tao, itong tagal lang magkasakit nito. Si Chris Aquino lang, sana ito rin. Sana si Duterte rin. Ah, may ano yun, may time yun. Sana si Marcos din. May time on Diyos dyan. Amen? Amen. Si Chabit din, buhay pa ba yun? Tsaka si Kibuloy, si Arroyo, Shirley, ayan na nga. There shall none. Matapos na po tayo agad, oh. Kasi mga negative, ano lang to sa mga wicked people. There shall none of his meat. Yung meat po dyan, napaulit-ulit yung meat. Yung sabihin, mga kinakain, pagkain po yung meat. So, pwedeng ikumpara yan sa pwedeng savings mo sa bangko, di ba? Kasi makibili mo ng pagkain yon. Sabi daw, walang matitira. Therefore shall no man look for his goods. Hindi ka bebentahan. Ay, bebentahan ko. Anak, walang pera yan. In the fullness of his sufficiency, he shall be in the straits. Ang ganda, no? Kaya sabi ko sa kanya kanina eh, kahit mayaman ka pa, parang hindi mayaman. Yung sabihin doon, kahit punong-puno ka, punong mayaman ka ngayon, pero ang laki rin pala ng utang mo. Ganun, parang ganun. Ang ganda ng bahay. Parang yung may-ari na naman ito, may dumating na naman bangko dito, hinahanap na naman sila, tagal na nun ah. Kahit siya ay busog, nakakita na yung busog na malnourished, lobo lang yan, pero hindi malakas, hindi makapagtrabaho ng maayos, hindi makapag-isip. Sino dito ng gano'n, yung parang walang isip, hindi makapag-isip. Inaong nga kayo, naiintindihan nyo ba sinasabi ko? Medyo basic pa nga tayo ngayon eh. Baka iba sa inyo, hindi na makapag-isip. Ano daw? Every hand of the wicked shall come upon him. Ano matindi? Wicked na nga siya. Hindi lang siya wicked. Pagtitripan din siya ng mga ibang wicked. Tama ba yan? Ganyan po yan. Huwag nagkaroon kayo ng mga barkadong loko-loko kahit sa opisina. Kunwari, may pinagkaisahan kayo. Pagkaisahan natin si ganyan, ha? Hindi nagtagumpay sila. Later, kalaban nila yun. Kasi alam nila pare-pare silang loko-loko, eh. When he is about to fill his belly, ito na naman. Kakain na naman. Or figuratively, ito yung magte-take na naman siya. Hindi magkatrabaho, kikita na naman. God shall cast the fury of his wrath upon him. Ang Diyos mismo ang magagalis ang obis, paparusahan siya, and shall rain it upon him while he is eating. Sana, sino kumain na dito sa labas, yung sarap ng kain mo. Kilala ko ganun eh, ba't naghanda, gusto niya sa labas kasi masarap nga naman eh. Umulan, di mo lang tumingin sa pag-asa. Andun yung mga handa mo, inulan. Ano mangyayari sa inyo nun? Ay, ano niya, tago niya, paano tatago? Hindi mo kayang ano yun. So, pag inulan yung pagkain mo, yung cake mo, natunaw, anong mga mahal na pagkain? Anong gusto yung pagkain? Spaghetti, oy, kakain na namin to. Eh, kasi may programa pa, umulan. Ubus yun. Alam mo, kainin mo, may ulan yung spaghetti. Ang lasa nun. While he is eating, habang kumakain ka. So, sabihin, yung ano ng tawag dito, yung ano ng literature dito, no? Napakita sa atin. Andun ka na. Akala mo, masaya ka na? Pag ang Diyos ang nag-usga sa'yo, ano?
Patay ka. Ang ganda-ganda mo. Malandi ka naman. Alam mo, hindi na magtatapos yun. Doon ka mismo naloko. Paano yun? Pag niloko ka. Yung pinagmamalaki mo, wala. Sa halip na ganda, ano? Yung pogi naman, ganun din. Nagulpe yan. Pogi mo, ha? Alala ko tuloy si, ano? Sino may ginulpe? Si Bola. Hindi namin bata yun, eh. Well, no. Alam mo na, mabisyo. Ayun, nagulpe. Twenty-four. Kayo na magbasa. Ready, go. We shall spring from the fire of weapon, and the blow still shall strike him. Mga puro iron, tsaka steel. Ibig sabihin niya, yung kalaban niya, malakas. Ganun po yan, bow. Rainbow. Hindi, bow. Ha? Iba yung bow. Okay, pwede na. Pero kunin mo yung kontas. Obviously, weapon yan, so bow. Okay? So, kala mo ang galing mo, pero... Kahit yung mayaman, takot yan sa mga ano eh, di ba? Mga magnanakaw na talagang loko-loko at marunong din. Takot yan. Kaya nga naniniwala ko, iba dyan, kaya nagdo-donate ng donate ganyan. Ang motivation nila, sa ko ba nakita yun? Basta may nakita ako isang parang mga Chinese eh. May programa sila na ito sa Maynila na tulungan natin yung mga mahirap. Isa sa mga statement nila doon, para walang mga magnanakaw, para walang ganyan. Kasi takot din sila eh. So in a way, tama. Pero in a way, makasarili pa rin. Okay? Kasi takot din sila sarili nila. Ganun po yan. Parang kanina nagkasabi pa natin, may mga wicked na ibang tao din, takot ka dun pag wicked ka rin. Ito, continuation to. It is drawn and cometh out of the body. Yung it dito, ito yung mga weapon, no? Nakakita ko minsan sa pelikula. Iba yung namatay ka sa, ano eh, sa, maipit ka, kung ano man yan. Pero iba yung talagang tinuso ka. Tapos, gagawin pa. Gaganon pa yun, no? Yun yung mga magandang ending sa mga kalaban, di ba? Sino yung mga ganon? Pinatay. It is drawn and coming out of the body. Yay, the glittering sword coming out of his gall. Terrors are upon him. So si Saul, yung sarili niya, pinatay niya. Pero sino bang nangyari ito? Yan, si ano? Sino yung judge? Si Ehud. Sino yung tinusok niya? Si Eglon. Yan, yung mataba. Halaga nga, ino-oppress nyo kami, ha? O, dito lang tayo sa loob. Usap lang tayo dito. Labas yung poops, eh. So, ganun yan. All darkness shall be hid in his secret places. A fire not blown shall consume him. It shall go ill with him. So, lahat ng kasamaan mangyayari, no? Mga sumpa. So, isayin natin na all darkness shall be hid in his secret places. Ibig sabihin, yung mga loko-loko daw, minsan namatay na ako naman. Ito yung mga, naalala nyo kasi, basta tinake down yung ating, ano eh, kopya lang naman yun. Pero yung naalala yung Psychopath Reprobates, na documentary ng Verity. Ano nangyari doon? Iba doon, kala mo, mga ordinaryong tao lang, diba? Pero mga rapist pala. Hindi lang, mga bakla, mga pinapatay, mga bata. Ano kaya, mga bata. Ang gagawin nila, uy, may nawalang bata doon, oh. Si, sino ba yun? Si Samara, oh. Mag-iingat kayo, ah. Asan si Samara? Ay, hindi ko makita. Kasi may mawala na ng bata, si ano naman? Si Hyacinth. May nawawala mga bata dito. Yung pala, may kumikidnap, pinapatay. Pag napatay na yun, titignan yung bahay, saan ba nakatira to? Lalo sa US, may mga basement yan eh. Nung tinignan yung basement, ang baho, ang baho dito. Yung pala, doon pala yung mga kalansay. Yung sabi dito eh, kaya huwag kayong maging wicked. Amen? Amen. A fire not blown shall consume him. Ano yung sabihin ng fire? Apoyan na yun, not blown. Ibig sabihin, hindi siguro ganun kalakas. Hindi masyadong pinalakas. Pero still, pag nasa loob mo kasi yan, ano yung mga sakit na nakakamatay na tinatago? Yung AIDS, ganyan. Ano yung sabi siya, si
Ayun kasi yung kabataan ko, yung nakikinig ko, kaya minsan na-LSS ako dun eh. Kilala niyo ba yung bading na ano? Tinatago na bading siya, si, ano ba yun? Hindi na ba? Sino ba yun? Rodel Naval, ha? Tinago yun. Kasi nung panahon na yun, di pa uso yung masyadong mga bakla. Tinatago. Kaya pala ngayon, nung narinig ko, binakanta ko to. Kaya pala ganun yung lyrics nun. Binaligan ko yung lyrics. Yung pala ibig sabihin nun. Ayun, kaya nung namatay doon yung pangit. Kasi AIDS eh. Ganyan yan. Ngayon, kaya kayo, ha, isa lang partner nyo, walang masama, mag-asawa. Huwag kayong patol ng patol kung kanino, ha? Ganyan mangyayas eh, napaka nakakadiri. And then it shall go ill with him, with his, that is left in this tabernacle. So yun, pati mga anak mo ngayon, pag loko-loko ka, minsan may mga natitira. Ay, yung tatay mo, ganyan, kaya ganyan ka rin. So again, ha, maganda dito pag napatawad ka, nagbago ka, amen? So may parusa pa rin yung mga dating kasalanan, pero pwede pong mapatawad at linisin niya ng Panginoon, amen? Amen. Pero again, nasa ano tayo sa wicked tayo, kaya focus lang tayo sa wicked, ha? Lapit na, the heaven shall reveal his iniquity. Yung langit daw, ipapaalam ang iyong kasalanan. Paano nangyari yun? Paano mga ano, anong... Kaya kanina, nabanggit ko si Vice Pangit. Eh, babasa ka nila, okay lang yun. Ah, may artista, may ano, kapatawa lang. Pero pag ang Diyos na tumingin doon, alam niya, mali yun, nakakasuka yun. Kaya ngayon, galit niya sa mga preacher na maayos. Kaya ngayon, sinasabi ko lagi sa inyo, baka may nunod sa inyo ng ganyan, si Vice Pangit, kilala si Vice Pangit. Eh, mga bata, baliwala lang sa kanya, nagpapatawa. Pero yung lifestyle or death style nila pala na sasalumuna na... Ngayon, pag nag-preach si pastor ngayon, ay, masama pala yun. Galit ang Diyos doon. At tayo din. So, nalalaman. Gusto mo ba ganun? Kaya takot niya mo ngayon sa atin. Alam niyo ba yun? Kahit sino pa yan. Kaya yung ibang kilala natin sa YouTube po, tinatanggal yung ano nila eh. Ba't tinatanggal yung YouTube nila? Eh, gusto lang makinig ng iba. Kung ayaw nyo, di wag. Eh, iba dyan, puro kalokohan yan. Di tinatanggal eh. Kasi takot yan. Kaya ganyan po yan. Pag ang langit na mismo nagsabi na, yung bakla pala, di pala, galit pala Diyos dyan. Ba't di ko alam yun? Kasi saan ka ba nakikinig? Ganyan po yan. Kaya huwag kayong magiging komportable sa kasalanan. Amen? Amen. Dahil pwede maya talaga nangyayari yan. Ano ba? And the earth shall rise up against it. So, again, ang ganda ng mga personification dito. Yung mundo daw, o yung lupa, ano daw? Pag sinabing rise up po, parang mag-aaklas yan eh. So, yung, alala ko tuloy yung mga minasak yun sa Mindanao, tsaka yung sa Tarlac, mga Kino naman. Ay, pasto, wala, wala naman nagawa yun. Darating yun. Kaya nga yan, yung mga Aquino na naman, di ba? Dati, lakas nila ngayon, wala na. Alam ko, pare-pare yung wicked yan, mga yan. Pero still, pag ang Diyos, inayaan na gantihan ka, patay ka. Kahit pa mga patay na yan, yung mga patay minsan, nag-iiwan niya ng bilin. Di ba? Naalala si David, si Moses kay Joshua. Di ba? Nag-bilin yun eh. Itong mga to, ito ginawa sa atin. Ang tagal na no, binili na naman doon sa iba. Parang si Eli naman, House of Eli naman, ang habang generation noon. Sino umubo sa generation niya no, Eli? Or inalis sila sa priesthood. Sino ano na, si Solomon na. So ilang generation 'yon, si Samuel, Eli, Samuel, then David, and then Solomon. So ang tagal bago sila maalis no, kasi may kalokohan sila eh. So ganun 'yan, hindi 'yan mawawala. Gagantihan ka ng Diyos. Madalas nga, pati yung mga anak-anak mo, lahi mo, kasama yan. Magloko-loko ka talaga. Amen? Amen? Second to the last na, increase of his house shall depart. Hoy, kumita. Pero aalis. And his goods, mga pera, mga inipon, shall flow away in the day of his wrath. Yung wrath dyan, yung Diyos. Pag nagalit na ng Diyos sa'yo, parang yun nga, sino mo bang inano ng Diyos? Yung mga hari sa Israel. Pag binabasa niyo yun dati, yaman niya, yaman. Ngayon, nasa na daw yung mga gold? Tinangay ng kalaban. Ubos. So, kung binasa lang ng style sana to, natakot na rin sila eh. And, yun, marami naman sila mga prophet na nagsabi niyan. Ganyan na ganyan. Okay, tapos na tayo.
Gusto niya maging wicked? Iba kaya walang takot minsan, wala din preacher kasi. Wala rin nag-preach sa kasi nila, iniiwasan nila eh. Yung mga Catholic, nakita naman yung preaching sa Catholic. Doon ako lumaki eh, wala akong natutunan. Mayroong konti. Nung natututo na ako, pabira yung iba dito, baliktad ah. So kaya asahan mo, anong aasahan mo sa mga taong lumaki doon? Iglesia ni Manalo, anong aasahan mo doon? Kahit sa CCM, oh, hindi naliligtas, pero feeling nila, nagliligo sila sa Diyos, eh, lalong mas masalimuot yun, di ba? Tatawanan, mag-aaway sila ng atheist, saka yung Catholic sa impyerno, no? Sino kayo mas malala doon? Merong ano po sa impyerno kasi na meron daw mas malalim, mas mainit eh. No, hindi tayo mag-major doon, ha? Pero kunwari, siguro na-imagine mo yung atheist, no? Yung atheist nasa level 1 hell. Si Pope nasa level 11, no? Lalim. Natawagan mo si Pope. Oh, ano? Alam mo, ha? So, yan, no? Level 10. Amen? Amen? This is the portion of the wicked man from God. Yung mga pinag-aralan natin, sana ayaw natin nun. Pag sinabing portion, yun ang iahati sa'yo. So, yun yung nag-ahatihan tayo ng cake, di ba? Okay, apat tayo magkakapatid. Oh, yan ang portion mo, di ba? Ay, meron pa palang isa, yung tamad. Oh. Anong portion mo? Ito, yung mga natira na lang. Gusto mo ba ganon? Eh, paano kung negative pa, kung impyerno yung portion mo? Yung mga sumpa. Gusto mo yun, yung sa buhay mo, tsaka sa afterlife? And the heritage appointed unto him by God. Yung inheritance po ay maganda heritage. Depende. So yung ating minamana, di ba? Minamana natin sa ating magulang, dapat maganda sana, di ba? Pero imamanahin daw ng mga wicked, yung mga pinag-usapan natin kanina. So anong balik natin sa context ng Job again, mali yung judgment ni so far kay Job. Pero itong mga binabanggit natin dito, ito po yung sinasabi niya dito, knowest thou this of old. Alam, common knowledge na to at lalo sa atin dapat. Amen? So again, naiwasan niyo rin naman yung maghusga sa iba ng ganun. So kung napansin niyo ating mga salita, conditional yun. Even nga sa atin pwede magangyari yun. Pero kung ano, mapatawad ka naman, magsikap ka, magsisi ka, gawin mo yung tama, napatawad naman eh. Amen? Except lang yung mga reprobate. So napakaganda nito. So negative pero dapat ating iwasan. Okay, yun lang po. So this time, tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again na patuloy, Panginoon, na balikan namin ng Job series. I pray na nakita namin kung paano. Even si Zophar, Panginoon, alam niyo to, Lord, na dahil ito'y common knowledge. Nawa, maging common knowledge sa amin to. Iwasan namin maging wicked kahit malayo pa kami dyan. Nakikita pa lang namin na atetem pa lang kami gumaya sa mga wicked people, Panginoon. Nawa, ay dahil sa bisa ng inyong mga salita, katotohanan, kami po ay tumakbo na sa katabilang direction, Panginoon. Huwag namin gawin mga nakikita namin sa iba. Especially, Panginoon, na huwag kami maloko. Sinasabi yung sa inyong salita na yes, possibly na parang in the surface, Panginoon, parang ay yaman, yung saya nila. But kayo po nagsasabi, anong masaya at maayos, Panginoon, mabuti para sa amin. Again, yung iba naman, mabilis lang magtagumpay, bandang huli. Talunan din, Panginoon, pinukumpara nyo pa sa dumi, Panginoon. So I pray na kayo po ay mag-ingat din sa amin, turuan ang bawat isa, kahit mga kabataan, Panginoon, dito na mahalin nila yung salita, Panginoon. Of course, ang gagawin nila kung mahalin nila yung salita, ito po yung gusto nila mapakinggan, pag-usapan, may talim sa kanilang puso, Panginoon, at isipan. Ito po yung i-apply namin sa aming buhay, hanggang kami po i-punin niyo, Panginoon, pag dumating kayo. Sila po again, kayo magpala sa bawat isa. Nagmamahal sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.